Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay May May 11, araw ng Tuesday. So may gagawin tayo ngayon, basic lang, easy job, electric pan. Easy job lang ito, electric pan. So ito siya, pakita ko na sa inyo. So bagong lahat, bago tayo magsimula, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. I-like nyo na rin ang ating video. Click nyo rin yung notification bell para updated kayo sa mga ina-upload natin mga videos about repair. At share nyo na rin para makatulong sa iba natin mga ka-technician o nag-aaral mag-repair. So, na ito na. Simulan na natin. Mga re-repair, ito na siya. So, electric pan siya. Ayan. Ito ang kanyang modelo. Sana pakita ko sa inyo. Exol. So, hindi ko siya kilala. Pero, stand pan siya. 16. 45 watts. Ayan. So, check na natin kung anong problema niya. So, dinala dito ng mga ng kanilang maintenance. So, ito. Check natin. First, check natin ang power connection. Set natin siya sa times 10 lang. Check natin ang motor kung okay pa. Ayan. Tapos, press natin ang kailangan pumalo siya. 1, 2, 3. So, ibig sabihin, hindi napalo ang kanyang sa tester. Ganun. Ayan, dapat papalo yan. Kahit mahina lang. So, check natin ang motor. Kung hindi pa siya napapalitan ng fuse, baka fuse lang. So, buksan na natin. Ayan. May sigyab lang naman ito, mga electric pan. Baliktad na, oh. So, ibig sabihin, ginalaw na siya. Binaliktad na. Siguro, okay, binaliktad. Lost thread na. Yun ang isang reason. Ayan. Ano natin ito? Mas remove natin ito. Gawin natin dito. Ito yung tornilyo. Gawin natin yung tornilyo. Yan. Tanggalan natin. So, wala siyang tornilyo dito sa likod. So, hindi natin alam kung bakit. Detornilyo yung ating knob. So, kailangan natin siyang buksan ng screw. Yan. Sira na pala ang nakakip siya. Baklasa pala, nakaklip pala ito. Kailangan natin sumpitin. Yan, dahil nakaklip yung kanya mga lock dito, sumpitin natin siya. Easy lang naman yan. Sumpitin nyo lang. Hanggang sa kabila. Sumpit. Sumpit. Yan, sumpit. Yan. So, tanggal na. Tanggal na rin yung silikot. Yan. So, replacement motor na pala to. Na-replace na to. Pukuda. Pukuda motor na nakalagay. So, check natin kung may fuse pa siyang available. Na-replacing motor na pala siya. Hindi na siya yung original. Yan.
tanggalin ko lahat ng tornilyo. Ayan, tanggalan natin ang lahat ng tornilyo. Remove. Pakain natin to. Natin to kanyang hihi. Ay, sunog po siya. So, nakita natin, sumisunog siya na ito. Ayan, pansin niyo siya. Kita ba? Ayan, sunog siya. Ito. Ayan lang problema, replacement motor na siya. Tapos, may sunog. So, tingnan natin kung may pag-asa pa. So, check natin. Kung hindi, ay bibili tayo ng motor, papalitan natin. Yan. Kalagaling ko lang. So, dahil sunog na siya, kailangan natin pagpalit ng motor. Kasi putol-putol na siya. Subukan ko, marirepair ko siya. So, pag ganito, marami ng putol. Kailangan na talaga siyang palitan. More motor na. Sasabukan ko ma-repair. More else palit motor. Ayan, nakabili na tayo ng motor. So, test na lang natin siya. Kung gumagana. So, ang light niya is green. Ang one ay white. Okay. Kita ba? Ayan, pumapalo. So, ang kanyang red is 3. Check natin. Ayan, pumapalo. Yan o, hindi. Bali, sa kamay, wala naman palo. Kasi naka-times na lang naman tayo. Times. Tapos, 2 ay black. Yan, kita nyo, pumapalo siya. Yan o. Bali, okay siya. Working. Yan, bali, check. Mabang checking, so, check natin to. Okay naman yung bushing dito sa kabila. So, na, so, okay siya. Pwede pa. Pansin natin yung dito, yun lang, kaskas na siya, oh. Pansin nyo ba siya? Ayun, oh, may tama siya. Yan. Makikita nyo, yung gilid na yan, may tama na siya. Yan yung maputi. Yan, oh. Itang kita. Tama na siya. So, kailangan natin siyang palitan ng bushing. So, papalit natin. So, simulan natin. Tabi muna natin ang motor at baka masira pa. So, ulit, ang gagawin natin ay ganun lang. Tanggalin natin to. So, dandahan lang. Yan, tanggalin lang natin yan. Dandahan, kasi baka pag naputol, wala na. Yan. Yan, dandahan lang. Para di mapersa. Yan. Okay. Ata natin. Konti pa. Ayan. So, umitaw na siya. Ayan. So, gas-gas na siya. Kailangan natin siyang palitan. Ayan. Kitang-kita naman eh. So, pag ganyan, ay wala nang pag-asa. Kailangan palitan. Ito yung pamalit natin. Ayan. Lagay natin dito. Tapos, balik uli natin siya. Ayan. So, kailangan natin siyang i-press. Ayan. Press uli natin siya para maano. So, gaya ng dati, gamit tayo ng ito. Yan. Para ma-press natin siya. Gamitan natin yun. Oops. Simple lang naman. Just press that. Yan. Para kailangan natin siya ma-press na maayos. Tapos, taba, yan. Tapos dito, kabila.
Yan. Yan. So, okay na siya. Kita natin ng maayos. Madali na yan. So, malinis na rin natin yung ulihan. Lagyan lang natin ng langis. So, ito na lang gagawin natin. Sa motor na lang. Ito. Lilipat natin dito sa dati. Ito. So, yan. Madali lang naman yan. Solar coating naman. Bali, hindi naman tayo maliligaw kasi yung existing, ayun pa rin yung kulay. Pagpapalit lang natin ganyan. Ayan, so wala nang problema. Kaya lipat ko lang. So insert lang natin yan dyan. Easy naman yan. Ay, ganito lang. Tapos, sapatin natin yung ito. Ito lang natin ang langis. Wala akong langis. So ito, masan lang natin. Labilaan, tapos lagyan natin yung spacer kasi wala na siyang spacer, burado na. So meron tayo dito yung spacer, may binili ako dito. Spacer siya, kaya ako lagyan sa likod. Sukatin natin, kailangan sakto siya. Yan, sakto yung sa motor, tapos yung sa kanyang dito, kailangan sakto lang din. Yan, sakto na yan. Tapos lagay natin yung sa harap dito, kailangan eksakto din siya. Para check natin kung maluwag. Yan. Yan, sakto lang siya. Yan, sakto lang mga kaibigan. Ganyan na yung setup natin yan. Maganda na. Lagyan ko lang ng kaunting oil para maganda. Tapos lagyan na natin ang lock na. Lock na natin siya. So next na yan, ibalik na natin to yung rotator. Yan. Tapos para lumuwag, siyempre tutok-tukoy natin yan dito. Okay. Para lumaglak. Para hindi siya masyado masikip. Yan. Yan kasi maluwag yan. Para sa magandang ikot. Bago natin siya higpitan. Higpitan lang yun. So next natin is yung capacitor naman. Yan, dahil mahaba ito, sukatin lang natin. Ikat na lang natin ito mga ito. Para hindi masyado mapangit. Ikat na lang. Kahit magkabaliktad naman, okay lang yan. Wala naman problema. Sa polarity niyan. Wala naman polarity. Yan. Tingnan natin. So, masyado siyang mahaba. Ikat ko na lang siya. Yan ito.
Ito lang ng isolation to. I-delete ko na siya. Isolation, no? Isolation. No? Isolation? Mami? Ang maganda yung pagkakagawa. Isolation? No? Mami? No? Isolation? Mami? No? Isolation? Mami? Bumaba ka dyan. Isolation, no? Anong isolation? Yan, okay. Yan, of course, bago natin simulang i-check, nakabit na natin ng maayos. So, press natin yung 1, kumalo siya, 2, 3, yan. So, okay na siya. Saksak natin ngayon. Para malaman natin kung gumagana siya. Ano po? Saksak natin, to 20 naman yan. Yan, press 1. Ayan, iniikot siya. Kita nyo naman. Ayan, o. Number 2. Ayan. Okay. Umiikot. Number 3. Ayan. Ayan. So, okay na siya. Okay. Working na. Okay na siya. Ayan. Ayan na siya. Ayan. Okay siya oh. Ikot. So balik na natin. Para mapira na. Balik na natin. Balik ko na sa symbol. Symbol ko lang. Ayan. Balik na naman yan yung symbol. So unahin natin ang front. Front muna. Bunutin natin yung power. Maka tayo makuryente. Tornillo ko lang siya dito sa front. So ayan, tornillo na natin. So ito naman ang sunod. Lock natin. Nilock lang naman to. Pasok lang natin. Sa taas. Ayan. So, lang lock natin. Ayan. So, nakalock na. Next, balik natin yung kanyang knob. So, ang knob natin ay may tornilyo. So, lagay natin siya dito. Ayan, may tornilyo yun dyan sa loob. Tanggalin natin. Yeah. Okay na. So next, lagyan natin yung kanyang ano dito. Stopper. So plastic lang naman itong ating pamukpo kaya hindi masisira yung ating stopper. So next, lagyan natin ang kanyang ito. Sa taas dapat tayo yung kalito. Ito ay medyo maluwag na itong ano na to. Kaya binaliktad na nung naglagay siguro. Okay. Try natin kung okay pa. Natin. Mukhang okay pa naman. Hindi ko alam. Ayun, medyo ano na nga. Medyo maluwag na. Okay na siguro yan. Next natin ang ELC. Ano yung ELC? Tapos,
sakit ng alis eh. So, ang pasikip niya ay paganoon. Sikip. Pastin. Mapaganoon pala. Paganoon naman. Pasikip. Ito yan, ulit ko na siya. Ito yan, sadya mo talaga anak. Hindi, di kamay, kamay yan, okay na, kamay dito. So nakabit na natin, saksak natin ngayon para testing. Lag na natin. Iyon natin, yung timer, kasi may timer siya. Pag hindi naka-on, hindi natin yan iikot. Ayan. Okay na. So, lamig. Number 2. Number 3. Pass. Ayan na. So, okay na ang ating repair. Ayan. Ayan pa ang modelo niya. Ayan. Model E88F-16. Ah, 80 yata ito. So, ayan. Maraming maraming salamat sa inyong panonood muli. Sana ay may natutunan kayo sa ating pagre-repair ng electric fan. So, easy job lang siya. So, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa aking mga in-upload na video. Muli, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye po.